Finally nga kapatid ay napanood na nga natin yung laban nitong Gig Fam Indo at itong kuponan ng BTR na kung saan kapatid dito nga ay nanalo itong sila Baloyski sa score na 3-2. Naging maganda naman ang panimula nila Baloyski pagsapit nga ng game 1 at game 2 na kung saan marami nga ang nag-akala kapatid na masusweep nga itong kuponan ng Gig Fam Indo itong kuponan ng BTR, pero pumalag pa rin talaga hanggang dulo itong kuponan ng BTR kapatid at kamuntikan pa ngang ma-reverse sweep itong sila Baloyski. Buti na lamang at maganda ang kanilang ang ipinakita sa laban na iyon. Kaya naman nang dahil nga rito kapatid, sila Baloyski nga ay sasabak na dito sa World Tournament ng Mobile Legends sa unang pagkakataon nga ito sa kuponan ng Gig Fam Indo na kung saan kung ating ang babalikan yung nakaraang pangyayari nga dito sa kuponan ng Gig Fam Indo ay tilay naging bonus round lamang sila dito sa MPL Indonesia. Pero simula MPL S10 nga kapatid, dito na nga nagsimula ang magandang performance nga na ipinapakita nitong kuponan ng Gig Fam na kung saan naging roller coaster talaga yung nangyari nga sa kuponan ng Gig Fam Indo kapatid. At ngayon nga ay na-achieve na nga nila yung pinakamataas na na-achieve nga nitong Gig Fam Indo ngayong season na ito na kung saan kakaharapin nga muli nitong Gig Fam Indo itong Onyx Esports dito na nga yan sa Grand Finals ng MPL Indonesia na kung saan marami nga ang nagsasabi kapatid na di umano makukuha raw ito nila Baloyski. Pero tingnan pa rin natin, lalo na't alam naman natin na ang kalidad nga ng laruan ng kuponan ng Onyx Esports ay sobrang solid din, lalong lalo na kapag nag beast mode na nga itong sila Kyrie sa pagkakataon na ito. Kung sakaling makukuha nga nila Kyrie ang kampyonato kapatid ay may grand slam na nga itong kuponan ng Onyx Esports. Kumbaga tuloy-tuloy nga ang kampyonato nitong kuponan ng Onyx Esports, yan ay kung makukuha nga nila Kyrie ang kampyonato. Pero syempre hindi papayagan ni Baloyski na mangyari yan dahil ito na nga yung pinakamagandang prime ng Gig Fam Indo para makuha nga ang kauna-unahang kampyonato dito nga sa MPL Indonesia. Kumbaga kung nandun ka na nga kapatid ay huwag mo na nga pakawalan yung bagay na yan. Kaya sa tingin ko ay pagbubutihan pa nila Baloyski at may momentum talaga itong sila Baloyski sa pagkakataon na ito. Marami na kasing mga kuponan na nanggaling nga sa lower bracket kapatid ang nagkakampyon talaga. Ganyan talaga yung puso ng mga Pinoy na kagaya nga nila Baloyski at eto nga ni Marky na kung saan nanggaling nga sila sa lower bracket ngayon kapatid at ngayon ay haharap nga sila dito nga sa Grand Finals ng MPL Indonesia. At mabalik nga tayo dito sa laban ng Gig Fam at BTR na kung saan inaasahan din ni Moreno kapatid na mamumukbang niya nga itong sila Baloyski at Marky dito nga sa MPL Indo. Pero wala nangang nagawa itong si Moreno kundi maiyak na lang sa pagkakataon na ito. Ganyan talaga yung karma kapatid, yung tipong inuna mo nga yung pagyayabang mo, bandang dulo ay dito ka nga aalatin. Nakagaya nga nung nangyari dito nga sa kuponan ng BTR. Hindi na rin masama yung ipinakita nga ng BTR kapatid. Sino ba namang mag-aakala, diba? Naabot nga itong BTR sa pagiging top 3 ngayong season na ito. Gayong nauna na nga nagpaalam itong kuponan ng RRQ Hoshi. At kung atin ding titingnan kapatid, wala ngang Indo Pride na mangyayari dito nga sa World Tournament ng Mobile Legends kung sakaling magkakampyon nga itong kuponan ng mga Indonesia kapatid. Dahil kung magkakampyon nga itong Onyx Esports, nandito nga itong sila Kyrie at Coach Jeb. Kung magkakampyon naman itong Gig Fam Indo, andito sila Marky at eto nga si Baloyski. Kumbaga Pinoy Pride pa rin nating maituturing ang mga ito. Ngunit gayon pa man, kalaban pa rin natin itong mga kababayan natin dito nga sa M5 kapatid na kung saan ngayon din ay mangyayari na nga itong MPL PH Playoffs para nga malaman na natin kung sino nga yung mga magiging representative natin sa paparating na World Tournament ng Mobile Legends. Sa ngayon nga kapatid ay nagiging dikdik
second pa nga yung laban dito nga sa top 7 ng MPL PH dahil nag-aagawan nga sa pwesto itong Minana Esports at itong kuponan ng Onyx PH. Na sweep kasi itong kuponan ng Onyx PH dito nga sa kamay ng Minana Esports, kapatid, na kung saan ito ang naging pagbawi talaga ng kuponan ng Minana dito nga sa kuponan ng Onyx PH matapos nga silang mat-2-0 din nung nakaraan dito nga sa first round ng regular season. Na kung saan, kapatid, may kita nga natin itong si Miles na nag-stare down nga dito sa kuponan ng Onyx PH. Na kung saan kitang-kita nga natin, kapatid, na sobrang cool nga at sobrang solid nga ng stare down na yan ni Miles sa pagkakataon na ito. At ayon nga dito kay Miles ay ginawa niya yung bagay na yan dahil inaangasan nga sila nitong tank ng Onyx PH, kapatid. Noong nasa amateur pa lamang daw sila ay inaangasan na nga sila at hanggang ngayon nga sa MPL, kapatid, ay niyayabangan talaga ng taong yan eto nga mga miyembro ng Minana Esports. Kaya naman naging redemption talaga yan dito nga kay Miles dito nga sa MPL, lalo na't ang panalong yan ay kinakailangan talaga ng Onyx PH nang sa gayon ay masecure sana nila itong playoffs dito nga sa season na ito. Sa ngayon nga, kapatid, ay kinakailangan ng Onyx PH na manalo nga sa kuponan ng Smart Omega ng 2-0 nang sa gayon ay makapasok nga sila dito sa playoffs. Marami nga ang nagsasabi, kapatid, na di umano ibibigay daw ng Omega ang laban sa kuponan ng Onyx PH, kapatid, dahil dati na nga nilang kakampi itong si Ryzen. Pero kung babalikan nga natin nung nakaraan ay winalangya nga ni Ryzen yung dating mga miyembro ng Smart Omega. Kumbaga tinunt niya pa nga ito ng harap-harapan, kapatid. Syempre, hindi yan nahayaan nila Kelra na mangyari muli dahil sa tingin ko kung pagbibigyan nila itong kuponan ng Onyx PH, kapatid, at kung sakaling maglalaban nga ang mga ito dito sa first round ng playoffs ay mas gagalingan ni Ryzen na tulunin nga ang dating niyang kuponan. At kung mangyayari yun, kapatid, dito nga ay hindi makakabawi itong kuponan ng Smart Omega. At kinakailangan din talaga galingan ng Smart Omega, kapatid, nang sa gayon ay masecure nga nila ang pagiging top 3 dahil may advantage nga yung pagiging top 3 na kung saan posible nga sila na pumili ng kanilang makakalaban dito nga sa first round ng playoffs. Na kung saan yan yung magiging advantage talaga nitong kuponan ng Omega, kapatid. Kaya naman sa tingin ko hindi ibibigay ng Smart Omega ang laban nila dito nga sa Onyx PH. Kumbaga, balagbagan talaga ang mangyayari dito nga sa MPL PH sa uling yugto nga ng regular season. Kaya kailangan ngang galingan nila Ryzen, kapatid, nang sa gayon ay matusiro nga nila itong kuponan ng Omega at makapasok nga sila dito sa playoffs. Dahil kung titingnan din, deserve din naman ng Minana Esports na makapasok nga dito sa playoffs, kapatid. Sadyang inalat lang talaga sa umpisa itong Minana Esports dahil sa mga unang laban nga nila, kapatid, ay nagkanda talo-talo nga ang mga ito. Pero kung sakaling maganda nga ang resulta ng kanilang unang paglaban dito sa regular season, kapatid, hindi nga maghahabol itong kuponan ng Minana Esports. Kumbaga, kapatid, hindi na nga hawak-hawak ng Minana Esports ang kanilang kapalaran dito nga sa pagpasok sa playoffs. Ito ay hawak-hawak nga ng kuponan ng Omega. Kaya naman matapos nga yung laban na yan ay na-interview nga ang coach ng Minana Esports at ayon nga sa coach ng Minana, kapatid, ay bahala na daw di umano itong Omega kung papapasukin nga sila sa paparating na playoffs. Ipapanalo ng Omega yan, kapatid, dahil momentum nga ang kanilang hinahanap. Kung ipapatalo nila yan, hindi nga yan magandang pangitain para nga sa paparating na playoffs. Kumbaga yung pagkatalo ng Omega ay madadali nila yan hanggang playoffs nga, kapatid, at kung mangyayari yon, baka mahirapan nga sila sa first round ng playoffs. Kaya sa tingin ko ay magtutuloy-tuloy na nga yung magandang ipapakita ng Omega, kapatid, na kung saan delikado talaga ang ilang kuponan dito nga sa MPL playoffs dahil sa pagpasok nga ng mga lason na ilang beses na rin talaga
natin nakita nga sa koponan ng Smart Omega. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E comment mo sa baba. Maraming salamat!